And good morning mga karos. Bali today sa July 1, araw po ng Biyernes. Ayan, pagpapatuloy po natin yung project natin dito. You know, day ano na po tayo rito, day 13. Ayan, day 13 yung araw ng Biyernes. Ito, mag-update muna tayo. Ayan, John, good morning. Good morning. Si John John. Ito si Master Jojo, nandito na rin. Good morning, Master Jo. Good morning. Ayan, hinintay na lang po namin si JJ at saka si Pansky po rito. So ito yung update dito ngayong umaga. Eh nakapag-test naman po rito kahapon, medyo alanganin yung panahon kahapon na ulan ng ulan. Taas hanggang baba na po to. Tapos sa pa-kwadrado po yung installation ng tiles dito. Hanggang dito. Ayan. Tapos dito po sa loob, hindi pa po masyadong nai-improve to. Pa-framing pa lang, paikot. Dito nga pala mga karos, nakapag-usap kami nung may-ari. Medyo syempre, tayo po ay kung ano yung kaya natin gawin para makapag-save. I-double check ko kung maglalagay pa kami ng PVC panel dito or yung pising board ceiling na lang. Pero dito, PVC panel po talaga yung gagamitin. Tapos dun sa toilet and bathroom, tsaka sa kitchen, nabanggit ko dun sa toilet and bathroom, baka naka-PVC panel tayo. Pero baka ano na lang po, pising board. So yung disenyo na napag-usapan namin dito, hindi naman babaguhin. Medyo mapapagastos din kasi talaga kung i-install ng pising board tapos papatungan pa ng PVC panel. Pero yun sana yung the best. Pero yun nga, nasa may-ari po yung decision. Yeah, meron lang po tayo idadagdag dito sa vlog natin. Konting idea lang. Na may mga type ng yero talaga na nagmo-moist. Ayan o. Ayan, kapag ka umuulan, yan nagmo-moist. Tapos pagka medyo mainit na yung mga tubig na yan na nandyan, nakakapit po sa dito sa ilalim ng yero, babagsak po yan. Kaya yung iba akala yung pagkakagawa ng extension tapos nakakisamin na, ay iniisip nila may tulo. Yan, natural po to sa ano, natural po sa mga yero to. Yun o, daming moist o. So bakit itong yero rito wala? Kasi ano po to, doble na po to. Ayan, nakadoble na po kasi siya. Dito lang sa part na to. Ang tubig o. Ayan. Ayan, pumapatak po yan. Kaya akala ng iba may tulo yung bahay. Yun yung iniisip nila. Pero hindi naman madalas mangyari to eh. Hindi naman madalas siya mangyari. Isa rin po sa mga disadvantages kaya nasisira yung foam insulation na banggit ko kahapon. Kapag ka ganito. Dito na si Pansky. Good morning. Good morning. Si JJ. Good morning, Jay. Good morning. Hello. Eh pagpapatuloy lang po yung kisame rito. Bali itong kisame rito, madali lang to. Ay ipa-flat ceiling lang nila yan. Gamit tong mga ano, metal paring. Tsaka itong pricing boards. Bali yung pricing board natin, Shera board na 316 po to. Pang kisame. Tapos after po niya na malataga ng flat ceiling, dun gagawin yung disenyo rito sa living area. Pero bago po yun, tiles installation muna, division, saka po gagawin yung ano, yung design dito sa kisame. Ayan, Karos, antabayanan natin yung mga magagawa po rito ng araw po ng Biyernes. Karos, dito naman po tayo na sa Mia Townhouse Overall Paint. Ayan. Bali, ito po isa day 11 naman po tayo rito. Ayan ah. Dito si Tatay Ramil. Good morning, Tay. Good morning, Ayan na. Ano po yung tinitimpla niya? Ano to, sir? Yung base ng Duco Barnes. Ah, okay. Ito na yung mga binili namin kapon, no? Na pintura. Kailangan natin compressor, sir. Ah, dala ko na. Dala ko rito. Kaya kanina hinanda ko yung air compressor natin. Yung yung ano, yung Inco. Inco brand. Andito si Tatay Chong. Good morning, Tay. Good morning. Sasalansan po ng mga pintura. Tapos si Jamil nagpapagulong na. Good morning, Jamil. Good morning, sir. Yun lang.
Yapong-yapong pala karoon sa ano. Ito nga ginagamit ni Jamil na pintura. Bumili pa po tayo ng isang galon yan. So hindi na natin nasama sa video. Paggabi na yon, pumunta tayo sa Olong, bali 939. Yayamanin yung mga pintura dito ni ma'am. Isang galon lang, 939. Ito yung ano, ito yung pintura. May pintura yung ano pala, air compressor. Air compressor natin. Eh, isang galon. Pakimpla tayo. So yung una kasi, akala natin yung mga pintuan lang ng cabinet tsaka sa drawer. Pati yung loob, yung pinaano niya na. Pinadali niya na ng pintura. Yan, nakikita niyong ginagawa ni Jamil Carlos. Pag sa pintor talaga, kailangan talaga may hawak na basahan. Pag ito kasi, itong part na to pinipinturahan natin ng roller. Ito naman part dito sa gilid, nag-iiwan niya ng makapal na hagod ng pintura galing po dito sa roller. Para maging smooth yung finish ng pagpipintura, ang ginagamitan po, kinakayod ng basahan. Wala namang kaso dyan kasi hindi pa naman siya tapos. Kayo rin niya. Para bumalik ko uli doon sa dating texture. Kung paano po siya pre-nipper, no? Yung preparasyon nito. Gaya nga nasabi namin, nasa preparasyon yung kakaganda po nung final outcome. Yung makikita na nang paunti-unti kapag napipinturahan. Medyo marami pa po nga naman dyan, spots, retoke sa kahaguran ulit. Yan, balita namin si Tatay Ramil ay magaling sa pagtitimpla ng kulay na gusto ng kliyente. Hindi naman ho kayo nagtrabaho sa paint center, no? Pero may alam sa pagtitimpla. Yung base, yung mixture, procedure, yung alam po yun ni Tatay. Siyempre, kadalasan, lagi na po kasing ginagawa. Ano, natin extend to para makuha yung haspi. Oh, yung haspi ng ating kulay mong gagaya. Okay. Okay, sa mga kasingit-singitan paintbrush. Pero dito sa mga mukha nung kahoy, yung baby roller po yung ginagamit ni Jamil. Tapos sa kailangan po natin ng ano rito, materials ng panghasa ng rivet. So, ano lang po to, tira lang po to sa mga ano, sa mga project natin. May mga ibang part kasi rito na hindi pa nahasa. Ang bibili muna tayo. Wala tayong nabili nitong ganito rito. Tsaka dito, maghahasa din dito sa mga bakal, kaya kailangan din bumili mga ano rito, mga pinag-weldingan. Nahahasain din po to. Bali, pepesto uli kami nila Master Jojo rito sa Linggo. Pagpapatuloy namin to, yan kasabay na yun, papahasa na natin to. Baka si JJ makasama rin natin para mapabilis po yung trabaho rito. Na may angat kagad namin to. Eto karos, dito na tayo sa hardware. So ito yung tinutukoy ko. So hanggang sa matapos na yung mga bakal doon sa ginagawa nila Tatay Chong sa welding works. Tapos ito naman, makakatulong to doon sa tiles na pinuputol ni John Jun sa site na ginagawa natin. Okay, bali magkano po yung pinamili natin dito? Doon sa ginagawan po natin nila sa May Mia Tan House, 180 yung grinding disc. So para sa mga blind rivet pa at saka doon sa welding works na gagawin po sa Linggo. Tapos dito bumili rin tayo ng grinding disc para sa tiles, 240. Ipapakita namin kung para saan to. Doon naman sa site. Tara. Ayan, dito na po tayo. Abot lang po muna natin to kay John John. John, oh. Ayun po ay makakatulong po sa paghahasa rito sa gilid. Ito. Kapag hindi ko kasi kontrolado nung nagtatabas, mabubungi niya to.
So yung bala ng grinder na gano'n, actually ginagamit din to sa panghasa ng kahoy. Ano po to? Liha rin naman po yung laman nito. Yun o. Nakakatulong din po. Tuloy lang po yung pag-install dito. Ito yung taga-tabas, si John John. Dati yung lagi pong taga-tabas ni Master Jojo, si Ogie. Eh, si John John. Kasi Master Jojo yung taga-install. Tapos ito kahapon na medyo pinaayos natin yung sa bubong dito. Saglit yan. Ayan na, pinatabas po natin to. Pinabaklas muna natin to. Tapos pinano natin, pina-alignment. Sa doon sa diretso. Dapat to kasi pantay yan. Kaya pinatabas muna natin. Ang bago po i-finish. Ay si Pangskera na. Masilya, masilya pa rin yung pag-apply ng Bulkasil sa mga text screw. Okay, dito naman po tayo. Ito yung binili natin na grinding disc. Ito po kasi pag ginamit po sa grinder to at in-apply po rito sa mga bakal, kaya niyang panipisin yung bakal. Yung mga flux na to, ito, mga pinag-weldingan, at least malilinis niya, mapapantay niya. Tapos meron pa mga ibang area rito na hindi pa nahahasa. Tay, ito na po. Sige ha. Lagi ko lang dito. Tapos ito itatabi ko na para sa linggo. Si tatay rito nag-apply na ng top coat. Bali yung ginagawa pong pagbuga rito ni Tatay Ramin. Ito yung magiging base. Yung kulay na yan. Ito po yung gagayahin namin. Ito. Tapos mamaya sa haspe, gagamit tayo ng graining tool. Ito naman. Ito ka Ross, nandito po ulit tayo. Yan, nakababa na po si Pangski tsaka si JJ galing po sa bubong. Tapos yung iba pang mga materialis na nandun po sa bubongan, halos nandito na. Bali, ipapalinis lang po natin yung bubong kapag may extra time. Tapos para ma-waterproofing. Okay na rin po yung mga ano dyan, yung pag-sisilan, yung pag-bubulkasil. Tapos mag-a-apply tayo ng waterproofing tape kapag medyo makaluwag-luwag sa panahon. So ita-timing natin para hindi masayang yung materialis. Ito na po yung sitwasyon dito sa tiles installation. Yan, bali yung ginamit na texture dito, para siyang brick tile yung design. Color gray. Yan, iba-ibang uri ng gray yung makikita natin dito. May mapusyaw, may dark. Yan. Tapos dito, pang wall cladding na natural stone. Makikita nyo yung installation dito. Pagdating dito, binubuo na namin to. Hindi namin pinuputol. Isang buo rito. And tapos dire-diretso rito. Ayan si John John dito. Dalawang grinder yung gamit niya. Pamutol. At saka John, pakita natin yung gamit niyan. Sige nga, i-ano mo. Pakita natin. Sa kabila. Yun o. Yun yung kalidad na gawa po nung grinder disc na binili natin kanina. Tapos syempre alalay lang to, baka may mga bagsak na dyan. Alalay lang yan, ganda ng napakaganda ng 45 cut po. Yan na. Ayos. Tapos dito nandito si Pasky at si JJ. Inuumpisa na po to. Bali si channel po, pagpe-framing ng C-channel, kung ilan po yung makikita nyong
Parlina rito. Ganyan po yung dami ng C-channel na ilalagay para po sa hanger. Yan po yung magpapatibay tsaka yung pundasyon ng framing na gagawin natin dito. So, kukuha tayo ng foundation dun sa framing. Ayan o, framing na nitong metal paring. Tapos sa pinaka-framing din po, pataas para dun sa parlina. Ayan, dadamihan po yung pag-ano yan, yung mga vertical. Dadamihan namin para matibay talaga. Tapos lalong titibay to kapag natukuran po ng division dito. Kapag nalagyan ng division to, lalong titibay po yung kisame. Ito, magtatanghali na naman mga karokos. Yan na tayo. Ito yung update dito. Tapos doon muna tayo sa kabila. Tara. Eh dito na tayo bago magtanghalian. Yan, sakto. Nag-merienda sila tatay. Ito nga pala yung kulay para rito. Sa ano, sa Boise na bowling green po ito. Yung kulay. Bali, nung pinatimpla namin ito sa Nippon, iba na yung mga pangalan niya syempre. Iba na yung code niya. Hinabol lang yung kulay. Ito yung sample. Buong wall po na to, yan yung pinaka-accent niya. Arita. Tapos ito yung ini-spray. So ganito pa lang yung kulay niya, tapos mamaya papahiram po ito ng ano, oil wood stain para magkaroon ng haspe. Yan Karos, yan lang po muna yung update natin o ngayong umaga. So tanghali na naman. Break time po muna. Tara. Ito Karos, nandito tayo sa bahay. Yan, katapos lang po natin mananghalian. Sagot lang po muna tayo ng konting katanungan. Mula po sa katanungan ni Dong de la Serna. Ito. Yan, ask ko lang kung okay ba dalawang PVC gagamitin sa pasingawa ng CR. Ito kasi kung maglalagay ho tayo ng dalawa pang pasingawan para sa PVC line para dyan sa ating toilet and bathroom. Masyado na ang ano, masyado na pong madami yung dalawa. Isa-isa, okay lang po. Kasi ang disadvantage nito, kung kagaya ng mga bahay dito sa row house, yan sa amin, kagaya dyan, bubutas pa ng isa pa para sa bubong para doon nyo po palalabasin yung pasingawan. Kung talagang gusto nyo po na dalawahin yung PVC pipe, mas maganda po sana, hindi siya naka-expose sa taas. Siguro, sa wall na lang po, tapos doon sisingaw. Pero kadalasan nung kasi, hindi po ginagawa yon. Dapat ang pasingawan, medyo mataas. Ayan po, maraming salamat po, Dong de la Serna, sa inyo po katanungan. Ayan, shoutout po. Mula ulit sa Pizar TV. Ayan, Pizar TV, shoutout po. Meron daw bang minimum order dyan sa may CMT Metal Roofing, dyan sa pinag-orderan natin sa may 13 Martires? Wala po. No, wala po. Depende naman po yung sa pag-uusap nyo. Kung halimbawa, hindi naman po madami yung binili nyo. Tapos, pag-usapan nyo na lang po yung delivery charge. Malamang po yan, meron yan. Kapag hindi ganun kadami yung binili nyo. Ayan, shoutout po. Sana nakatulong yung konting kasagutan. Wala naman po kay Harold Martinez. Magkano daw ba magpagawa ng plano blueprint para sa extension ng bahay? Kung ganito lang po, Karaw House dito sa extension, kung ganyan lang po kalaki ha, 2 meter by 4 meter, hindi na po yan pinagagawa ng plano. Oho, hindi na po pinagagawa niyan. Siguro, CAD file, paggawa ka lang ng AutoCAD para sa mga requirements. Pero kung ganyan po, hindi na po pinagagawan. Kung balak nyo talagang paggawa, gagastusan nyo pa, magtanong na lang po kayo sa mga contractor na laging gumagawa ng mga extension. Ayan, sana po makatulong po ang
sagot natin. Tapos dagdag ko lang din, depende naman po kasi yung mga pinagagawa nyo sa outcome na magiging presyo. Yun po yun. Shoutout ulit kay Sir Harold Martinez. Tapos mula naman sa katanungan ni Sir Basticoy, no? Meron silang bahay sa Linville, San Pablo, Laguna. Tinatanong ko ilang square meter yung ginagawa namin. Yung sa Project Row House po, yung birth to finish, 36 square meter po yun. Tapos doon naman po sa ano, sa ginagawan po namin na Mia Tan House, bali 9 square meter po yung corner lot, 36 square meter po yung total lot area, tapos 18 square meter naman po yung second floor doon sa may Mia Tan House. Na ginagawan po namin nila Tatay Chong, ng grupo ng Pintor doon, overall paint finish. Shoutout po, Basticoy, sana nakatulong po yung konting ating kasagutan. Tapos mula naman po kay Tracy Balalantak. Ayan, Abalantak pala, Abalantak. Bali, bakit daw kadalasan nagbibitak yung kisame? Ano daw ba ang nagiging problema? Bali, sa kisame talaga, una karos, kapag sa pintura may kinalaman yan. Tapos may kinalaman din sa installation. Kapag konti yung mga pundasyon niya, yung framing, tapos yung vertical metal parings, magkakaroon talaga ng ano yan, nang minsan laging pagbitak, kasi minsan mabigat po tong ano, hardplex garo house o yung pricing board, medyo mabigat yan. Kapag yung mga framing pa lang o yung skeletal framing na tinatawag ay hindi na matibay, malamang po lulundo yung kisame natin. Ayan po yan, isa yon. Tapos sa mga dugtungan din, dapat hindi siya pinagdudugtong. Tapos sa pangalawang bagay, sa pintura din, yung paggamit ng mga masilya. Tapos pangatlo ay yung init mula sa yero, nakakabitak din po siya ng kisame. Ang nabibitak lang naman po sa kisame karos, yung dugtungan, hindi naman yung pinaka-flat na to, yung pinakamukha ng pricing board, hindi yung nabibitak yan. Tapos syempre sa senaryo, yung paggalaw ng lupa, lindol, yun, nakaka-apekto rin po yun. And isa yan sa mga bagay, pero susolusyon na naman karos yung mga bitak na yan. Minsan nangyayari talaga yan kapag hindi maganda yung skeletal framing. Number one talaga yun. Kaya kailangan ano, sa skeletal framing pa lang, matibay na. Para kapag yung mga pintor, yung sila na yung gumawa, mas titibay po yung gawa nila. Ayun po, shoutout po. Magandang katanungan po yun. Tracy Abalantak. Shoutout po, ingat palagi. Tapos shoutout na nga rin po pala kay Sir Harold Martinez. Shoutout and ingat palagi. Mula naman sa katanungan ni Frostbite888, ano po daw dapat na sukat ng gap between roof and ceiling para maiwasan pumutok ang mga dugtungan? Sa gap po, 4 feet. Kaso nga lang, diba, syempre sa mga tineturnover na bahay dito, hindi naman po matataas talaga yung mga firewall. Hindi rin matataas yung mga bubong, no? Kaya minsan, yung gap niyan, minsan nasa 20 to 30 centimeter lang. Napakalayo, di ba? Kasi ang 4 feet karos, nasa 120 centimeter. So, kung gusto mo talaga na hindi pumutok at maging maganda po yung ventilation doon sa yero at saka ng kisame, 4 feet sana. Yun nga, kanina, meron tayong mga nabanggit na mga kasagutan sa mga tanong ng ibang subscriber natin. Meron po ang mga alternative way para maiwasan yung pagputok ng dugtungan. Pero hindi talaga siya maiiwasan. Kasi kapag lumindol pa, yan, nakaka-apekto rin yun, no? So, yun. Shoutout, Frostbite888. Yan. Ito kay Ma'am Melody's Mini Garden. Sa 200K po, 56 square meters. Naka-tiles, loob CR, kitchen, extension, kwarto, gilid, inner unit, fence. Pero ang tiles sa kitchen, hindi po kasama. Okay ba yung price na yun? Disclaimer lang, mahirap sagutin yung mga ganitong klaseng pagpipresyo. Kasi may mga, ano po yan, may mga perspective. Depende kung paano tinitingnan nung gagawa ng contractor, manggagawa, yung price na nilalatag nila. No? Depende kung naka-labor materials ba to, labor lang po ba to. Sa mahal po ng materialis ngayon, sa 56 square meter, yan 200K po ay medyo malabo po to. Pero from structural hanggang plan A para sa finishing, kagaya po ng installation tsaka tiling, hindi ako sigurado kung kakasya to. Depende po kasi kung ang structural nyo, may mga pundasyon pa yan, medyo ano to, malaki-laking gastusin po to.
So, conforme po to sa inyong pinagagawa. So, sa 200K, marami na pong magagawa dyan, pero nakadepende naman po yan sa plano kung paano po yung pagbibuild ng bahay na pinagagawa nyo. Ayan po, shoutout ulit kay Melody's Mini Garden. Alright mga karos, nandito na po tayo sa site, no? Dito muna tayo naka-focus. Ito yung binili po natin na window casing o yung moldura na gagamitin po rito. Na kinakayod na po ni Master Jojo. So, mag-update tayo rito. Dito po sa ano, sa isang poste, ito na po yung itsura niya. Ah, rito. Tapos sa itong deco stone, yung natural stone po, Karo House. Ah, ito po 'yun. Yan. Ito po yung isa sa mga binili po natin sa All Home na materials ng tiles. Yan. So nakikita nyo po yung metro ng tubig. Itatiles po namin yan. Ito gamit po to. Yan, itatiles namin pero sa ngayon ay ganyan lang po muna siya. Hindi pa po kasi yan nakakonekta. Hindi pa nakatap. Ito si John John dito. Yan, nakikita nyo na po sa amin to. Yan, kabilin-bilin lang po natin sa mga ano, gumagawa na dapat pati itong gilid. Tsaka rito, nilalagyan po ng palaman yan. Pinopondohan. Yan o. Di bali pong medyo matagal yung trabaho. Saktuhan lang yung galaw, basta pulido, no, John. Okay, mahalaga. Solid. Tapos sa window casing, meron po tayo rito. Hanggang dun. Tapos sa taas, maglalagay din po tayo diyan. Sa talaga sa tatlong poste. Bisitahin natin si Pansky rito tsaka si ano, JJ. Yun o, pinagtutulungan po nila itong ating framing ng Kisame. Pag nag-framing tayo ka Ross, ano yan? Automatic talaga, lumulundo sa gitna. Yan, makikita nyo, meron po siyang tansi dito. Yan, may tansi po yan. Yan po yung magiging guide. Tapos yung gap po yan, lagyan na ni Pansky. Vertical po. Tapos after po nito nga pinaka-framing niya, maglalatag na po ng mga pa-vertical. Yung vertical na yan na ginagamit po panukod po dyan, siya po magsisilbing isa sa mga pundasyon dyan. Yung C-channel din. Ito C-channel ba? Tapos yung gap natin dito every 30 cm po. Yung gap ng ating framing. Yung bali bago po lahat to. Ayun, kita nyo na metal paring. Yan bago. Tapos syempre Karos, hindi pa po yan malalatagan ito. Yan, unahin po muna yung mga abang ng electrical. Yan, gumawa na po tayo para sa mga napag-usapan namin na may-ari rito. Yan, meron na tayong ano rito, plano. Kung ilang ilaw at saka yung mga location, yan, okay na rin po. Tapos dito ka raw, sabang wala pa po yung pricing board. Ang dami namin nakita ang mga ano, yun o. Mga butas. Butas. Ang dami. Tsaka rito. Yun o. Mga liwanag na po yan. Ay nanggagaling po sa ano, sa liwanag ng araw. Nakitang-kita rito. Tapos meron pa kaming tirang flashband tape. Yung waterproofing tape. Ito. Pagkakasyahin po namin to. So, lalagyan na natin dito sa ilalim. Sobrang dikit naman ito. Tapos, pag nag-waterproofing pa sa, ano, tapos, pag nag-waterproofing pa sa taas, para sa yero, double protection na. Ayan na.
Inalagyan na namin dito. Ayan, okay na po. Yan, nalagyan natin ng waterproofing tape na. Habang hindi pa siya nakakisam eh. Mas makikita ko kasi yung butas dito kumpara sa taas. You know? Tapos double protection na lang po yan kapag in-apply ng waterproofing yung yero sa taas. Siyempre dito double check din natin yung sa extension. Minsan kasi yung installer, nagkakamali ng butas siya kaya nabubutasan nila. Pero dito, sa nakikita ko, sakto lang naman lahat. Ayan o. Makikita naman natin kung may liwanag. May butas. Ayan, okay to. Ayos dito. Okay, Karos. Dito tayo sa hardware na. Bumili tayo ng 10 bag ng tile adhesive. Ayan, naalala nyo una, lima lang yung meron tayo ron. Paubos na po yun. Tapos ito lang, papadeliver natin bukas ng umaga. Bali, 10 to 7.50. Tara. Ito ka Rosa, magbigay na po tayo ng update dito ngayong araw ng Biyernes. Tapos dito magbigay tayo ng update sa ginawa po dito ni Tatay Anak, Tatay Ramil. Ito po yung makikita niyo mga kahoy na to. Ay doon po yung location niya. Sa likod po nito. Likod nitong bar counter. Yan, check natin. Yan o. Po yung finish. Bali, hindi pa po ito naka-ano, hindi pa po ito naka-top coat. Tapos itong likuran, naka-ano na, naka-top coat. Yan o. Ang kintab. Pwede kang manalamin o. Bali, clear gloss po yung pinaka-top coat nito. Tapos sa... ito ay ginamitan niya po ng ano. Pag ginamit niya rito tay? Basahan. Oilwood stain basahan. Pinagtabasan niya yung mga ito. Oo, yun o. Actually, meron pinagagamit si ma'am sa amin ito. Kaso nga lang, ano po, hindi maganda yung kinalabasan. Parang palutsina eh. Palong, oh, parang palutsina na, ordinaryong kahoy. Eh, ito, tingnan niyo naman. Nagkangalat ang art. Mas maganda to. Ito kahit pa paano eh. Ano to? Gawang veterano. Veterans move na, tatay. Nasa tatay siya. Nasa taas si tatay siya. And yung ano naman po rito, wall accent. Ito po. Yan o. Wall accent dito. Yan o. Nakano po siya. Anay finish siya yan o. Anay finish. Ayos. Eh sana magustuhan ni ma'am yung mga nakikita niya rito. Ayun. Tapos dito po si Jamil. Ayan o. Dito naman siya. Bali, pintuan po yun dito. Yung mga makikita natin dito. Ayan, yung mga makikita po natin dun sa labas, pintuan po nito. Ayan o. Ayos na to. Diba? Si Tatay Chong po nasa taas. Ay, ang liwanag na rin po rito. Makaliwanag. Tay. Ayan, dito po si tatay. Ayan o. Ito yung isa sa pintura na pinatimpla po natin. Ay, nagura na po ni tatay ng unang mana. First coating. Dalawang pato. Meron po hindi, dalawang pato. Ay, di. Meron din po dun. Sa isang kwarto. Meron din pong ganyan na pintura. Naglagay po. Oh, nandito. Nakalagay na po rito. Basta tayo, nandito lang tayo ha. Yung pintura. Ha? Nandito yung pintura. Oo. Tapos ito, pinipintura na ni tatay ito. Ayan po yung kulay na pinatimpla natin sa all home kasama yung may-ari. Ayan. Bali, ito po Karos, ito po yung update natin yun, ngayon dito sa overall paint ng Mia Tan House. Bali, day 11 po tayo dito Karos. Yeah.
Tapos karawaw sa dito naman po tayong magbigay ng update. Bali ngayong umaga. Ito po yung umaga. Bali ngayong umaga. Bali ngayong araw, ito po yung mga nagawa ng tropa rito. Yung continuous ng tiles installation dito sa kwadrado ng mga poste, ito sa wall cladding, tapos sa window casing. Yan, bali meron pa tayong isang pirasong tira rito. Baka magkulang kasi saktuhan lang talaga yung binili natin. Meron pa si Roho rito sa ilalim. Tapos ito, baka huli na lang to yung sa metro ng tubig. Installan din po ng tiles yung pakwadrado para gumandating yan. Tapos bukas nga pala, baka pumunta yung may-ari dito, bumisita. Para may dala niya na rin yung lababo na gagamitin doon sa kitchen sink. Yan, para continuous na yung tiles installation natin dito. Tapos ipapaliwanag din natin yung banda dyan sa part na yan, yung palitada na yan. Kung okay lang ba na ganito na rin na tiles yung ilagay natin. Yan, hindi natin na-elaborate sa kanya na meron pang install lang puro. Kaya kulang na yung tiles natin dito. Tapos kanina si Pansy, si JJ sa taas ng bubong, yan inayos na nila kanina. Tapos dito yung pag-framing ng ating ceiling para sa installation po ng ating mga pison board. Yan, nakaredy na. Yan, pero hindi pa po tapos yung mga hanger. Bali yung hanger, kada layer ang nilagay namin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Medyo marami-rami. Yan o, matigas po ito. Yan, pagka sa pag-framing, kapag ganyan ng tigas, tibay, maganda po yan yung resulta niya. May iwasan po yung kadalasang pag-uga, lalo na yung pag-makita po sa taas, sa bubong. Yan o. Yeah, Ross, bali, ito lang muna ngayon na pagpapatuloy na lang po yan yung pagkalalagay po ng mga vertical na C-channel para sa framing nito. Ito na lang yung adhesive namin, dalawa na lang. Hindi pa po tapos itong try natin dito. Papalambitin tayo para makita natin na matibay. Matibay na po yan.